napakababaw ng kanyang mga sagot, all generalizations. Kaya nga sabi ni Tito Boy, can you please explain further, give us details, paano mo gagawin? Ikot uli si Lumi. Dang! Hello po mga kababayan, galit po si Rita Avila, kilala ninyo ito? Yung actress na medyo malamlam na yung ningning, supported po ni Lomi, diehard na tagahanga po ni Lomi, contemporary ito ni Yorme sa Dutch Entertainment. Dismayado daw mga kababayan dahil hindi pinapabuelo ni Boy Abunda yung pagsasalita ni Lomi. What? Anong hindi pinapabuelo? Buelo nga eh. Ayun oh. Anong nangyari? Lahat ng mga kandidatong kalaban niya, nakabuelo siyang siraan. Nauwi mga kababayan sa nag-climax, sabi ko nga kagabi. Nauwi sa paninirang pore yung interview ni Tito Boy Abunda kay Nanay Lomi. Tapos sasabihin mo, hindi nakabuylo? Buylong-buylo? Pero maganda yon na bumuylo siya. It just reveals, mga kababayan, the breeding in the true character, mga kababayan, ng nanay niyo. Inubos niyang siniraan. Wala nang ibang mabuting tao, mga kababayan, kung di siya na lang self-righteous. Sabi ko sa inyo, iba pag ang advisor po si Damaso. Minana niya yan kay Damaso. Si Damaso po, ganun ang karakter niya. Self-righteous. Walang ibang tama, walang ibang mabuti. Sila na lang. At mahilig magbuhat ng sariling bangko. Sila na lang ang mabuti. Lahat masasama. Ganda ng fast talk, questions niya, ni Boy Abunda. Doon, mga kababayan, nakita ang true character of a person. Winarak niya, sabi nga sa term ni Niro. Winarak lahat. And, galit pa si Rita Avila. Sabi rito, dismayado. Rita Avila, dismayado kay Boy Abunda sa interview nito kay Robredo. Dismayado ang aktres na si Rita Avila sa naging kilos ni Boy Abunda nang sumalang si Vice Presidente sa 2022 presidential one-on-one interviews. Sa kanyang Instagram post, naglabas ito ng screenshot ng pagpapahayag ng pagkadismaya kay Boy Abunda dahil bastos o mano ito at ayaw pataposin si Robredo tuwing sumasagot ito sa mga tanong. Ano? Bastos sa tayo pataposin na may limit talaga, 5 minutes. Yung mga major questions, 5 minutes. Kung hindi niya matapos doon, ang ibig sabihin, mahina yung kanyang pick up sa mga questions kasi hindi niya masagot ng direkta. Sige lang ang ikot ni Lomi. Diba? Napakababaw ng kanyang mga sagot, all generalizations. Kaya nga sabi ni Tito Boy, can you please explain further, give us details, paano mo gagawin? Ikot uli si Lomi. Dang! Tapos na yung oras. May timer eh. In lahat ng candidates, ganon. Di ba? Kasi pag hindi mo binigyan ng limit,
yung kanyang pagsasalita, wala. It will become boring presentation ng ano. Presentation ng programa. Ang ibig sabihin noon, pag hindi niya nagawa na maipaliwanag in 5 minutes, wala naman siyang ipapaliwanag pang iba. sabi dito, parang ayaw mo napasagutin, parang ayaw mo siya mag-expound. Ang sad boy, pinagtanggol pa kita sa na professional ka and respectful sa sino mang guest mo. Alam niya talaga, sabihin ko sa inyo mga kababayan, itong mga dilawan talaga, makitid yung mga utak nila. Makitid po. Ang hirap pa intindihin. And that is their leader. In all the followers ng mga piklawan, ganun mag-isip. Tingnan nyo ito. Ito detalyadong sulat ng Manila Bulletin. Bakit hindi dapat iboto ang iba pang presidential aspirants? Ito yung final ano, questions kay Lumi sa mga candidates. Lahat ganito eh. At the end of the interview, fast talk ang tawag nila. On Marco, sabi po ni nanay, number one, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, di siya nagpapakita. What? Baliktad po. Remember na nasa Bicol po? Yung tumama yung bagyo? Nasa Amerika siya. Alam niyang tatama yung bagyo sa Bicol? Lumarga siya. Nung udet, kasi malapit na yung politika, alam niya, automatic pumunta doon, wala mandala. Sinungaling? Sino yung sinungaling? Sabi niya, hindi siya kakandidato. Ngayon, kandidato na siya. Wala na siya ambisyon pagkapangulo. On Isko, sabi rito, hindi klaro. Hindi klaro paninindigan sa ibang bagay. Siya klaro. On Lacson, maraming salita pero kulang sa on the ground na gawa. Alam niya, mag-iinit ang ulo nito ni Ping Lacson. Baka. O ito, kay Pacman. Ito yung malungkot. Ito boy. Pero yung kabutihan ng loob sa atin, hindi sapat. Yung sa interview pala, mga kababayan, ganyan, no? Pinag-interview noon. Si Jessica Soho yata yon, mga kababayan. Sabi ni Lumi, kung hindi daw siya kandidato, si Pacman yung iboboto niya kasi sincere. Pagdating dito, siniraan niya. Hindi yan niya sapat. Yung kabuti ang loob, hindi sapat. Ibig sabihin, siya lang po, mga kababayan, ang qualified. And as a result of that, mga kababayan, sari-sari yung naging reaction ng mga tao. Ang reaction ng mga tao ay hindi man patungkol sa kanya, kundi patungkol kay Boy. Masahin ka mamaya. Meantime, ito yung sagot naman ni Bongbong Marcos. Bakit hindi dapat iboto ang ibang presidential aspirants? Sabi po niya, no, I am hesitant. Nasagutin na niya. But nag-press siya, no, si Tito Boy. Kaya sabi niya, ganito na lang. None of the other candidates have yet to come to the conclusion that unity o ang pagkakaisa ang ating pangangailangan at doon magsisimula ang ating pagbabalik dito sa krisis ng at doon magsisimula ang ating
pagbalik dito sa krisis ng pandemya. Sabi niya, they have not seen that unity is a critical part. Then, they have not been able to come up with a specific program for what we will do in the next years to recover from the pandemic. Eh di ba, napaka-swabe, mga kababayan, ng sagot ni Bongbong Marcos. Napakalinis. Kasi sabi ni Bongbong Marcos, I do not indulge in negative campaigning. Kung ano niya yung pwede nating gawin, dapat doon tayo mag-focus. Very consistent sa ganyang mga sinasabi. Ayaw niya ng paninira. You see? O ngayon, ano yung mga reactions ng mga tao doon sa interview kay Lumi? Basahin ko sa inyo yung ilan. Sabi rito, I found it amazing that she was saying some exact same phrases na stated by BBM, like going abroad should not be a necessity and hindi masama ang utang unless mapupunta sa corruption. But the most amazing thing she said was that our country's reputation is very important, which was contradicted by her actions, throwing allegations against the government here and there, and even going abroad meeting leaders in talking shit about our country. Yaman reaction. Sabi naman po ng isa rito, si Tron Cabero, have not decided yet kung sino yung iboboto ko. Salamat sa ganitong platform at may chance kami para mas matulungan kaming makilatis ang mga candidates. Keep it up, Sir Boy. Ang praises po kay Boy. Kaya karami, binasa ko dito mga reactions. Si Boy, mga kababayan, si Boy Abunda, yung pinipraise nila kasi maganda daw yung mga pagtatanong. Sasabi rito, isa pa, si Chi Maranyon, I respect all the candidates how they answered the questions and their ideas, and I can tell who have the potential to run the government. Wala mang sinabi kung they are in favor with yung guest, iboboto nila si Lomi. Ang sinasabi nila, nakatulong ito, yung ginawa ni Boy Abunda, para makilatis. Alams na! Ami Mary Auntie, bravo Tito Boy! Thank you for helping the Filipino people understand the presidential candidates. Ah, sabi naman ni Roda Hisuler, I'm here to watch all their one-on-one interview, but honestly, I am solid unity. Ah, may isa ritong basahin ko, medyo mahaba-haba. Sabi niya, si Bina Mari Lorenzo, sabi niya, magkaiba kami ng iboboto ng mami ko, and Lenny is not even on our option, but we still watch her turn dito sa interview just to hear her out. And I was surprised that we agreed on one thing, and that is that a leader must be straightforward, decisive, and firm when it comes to facing issues and problems. From there, you will see the true works and ways of their minds. Kung papaano sila sumagot, hindi dapat inuulit-ulit at pinaiikot ang usapan. Kasi that shows kung gaano ka-firm ang kamay at isipin nila sa sitwasyon, at isip nila sa sitwasyon. I said the job of the president is very daunting with how they view their opponents and how
they are as a person as well. You cannot fake humbleness, and you most certainly cannot fake image. Sabi ko sa inyo, tama yung analysis natin. This reveals the true character of Lomi. Kung ano siya, self-righteous eh. Ang ano, hindi man lang tawag dito, hindi man lang hinintay yung ibang tao magsabi o iangat yung sarili niya, yung magbuhat ng kanyang sariling bangko. Diba? Yung magbuhat ng sariling bangko, masama yun sa atin, sa ating kultura. Di ka na anya nakahintay na sabihin ng iba yung ibang tao magsabi. Ikaw na yung bumuhat talaga ng sarili mong bangko. Siya daw kasi, ha? Sabi niya, bakit anya ikaw yung dapat iboto? Sa mga krisis anya naman, makikita mo anya na babae talaga yung nagsashine with flying colors. What? And sa Bible po, natingnan ninyo yung epekto ng salita ng ating Panginoon. And many people never learn. Ang daming tao hindi makuha ang ibig sabihin ng he who humbles himself shall be exalted, and he who exalts himself shall be humbled. Ang nagmamataas, binababa. Ang mapagpakumbaba, ay tingnan ninyo si BBM. Hindi siya assuming. Di ba? Hindi siya magbuhat ng sarili niyang very humble. Kahit alam naman natin yung pagkataon niya, anak ng dating Pangulo. Pero mababa ang kanyang loob, hindi naninira. Ito. Natama itong sinabi rito ni Inuto. Bina Marie Lorenzo. But with whatever as voters, let's still see for ourselves. Be open. Let's watch the next interviews with peace and no to negative campaigns. No matter what happens, I'm sure the true and distinct leader that this country needs will prevail. Besides, these interviews have been very exciting since there is no bias, no echos, sensible, and very informative. Kudos to Boy Abunda and the whole team. God bless you more. Oh, tingnan ninyo mga kababayan. Ang praises po nandun kay Boy Abunda. Totoo naman kasi through this interview, sabi ko nga kanina, doon na nabilang ang true character ng isang tao, ng isang tumatakbo sa pagkapangulo. Napakarami pa rito mga kababayan. Na mga reactions, more than 1,000 reactions ng mga tao. Tingnan ninyo ito. Basahin ko sa inyo. Ano yung naging reaction doon sa interview kay Bongbong Marcos na ngayon mga kababayan, lumampas na yung interview ni Boy Abunda. Yung number of views, nilampasan pa yung presidential interview ni Jessica Soho. Tingnan ninyo. This is the latest. The Jessica Soho presidential interviews. 6,531,719 views. Una-una pa ito. Whereas, yung kay Boy Abunda na 2 days ago pa lang, umabot na mga kababayan sa 6,869,385 views. You see? Yung interview ni Boy Abunda kay Ping Lacson, asa na yun? Ibigay ko sa inyo. 3.3 million. Hindi mga late. Sabi ko nga kapon, mga kababayan, dito mo makikita yung interest ng tao kung sino yung exciting sa kanila. Di ba?
it just follows, mga kababayan, makikita ninyo sa survey, parihas po, landslide palagi si Bongbong Marcos sa survey. Eh kahit po sa interview, siya yung gustong makita at mapanood, mapakinggan ng mga tao. You see, si Lomi, kasi kahapon pa lang, 2.7 million na rin, 12 hours ago. Pero makikita ninyo, iiwan ko kung dumagdag pa siya, pero I think dadagdag pa rin itong interview kay Lomi with all these controversies ngayon, dadagdag rin. Siyempre, i-confirm nila yung mga kwento tulad ng ginawa niyang paninirang puri. Nasa last part po yon, fast talk. Ngayon, balikan natin itong mga reactions on the interview kay Bongbong Marcos. Sabi rito, si Merly Tika Bangayan, no doubt, no hesitation. I am sure because of this interview, my vote is for BBM. He answered clearly and distinctly the questions related to the problem of our country. We are so proud of you, BBM, our next president. Thanks, Boy Abunda, for this interview. This is a big help for people who do not know yet who they will vote for president. Sabi ni Mari Semini, so positive, no pointing of fingers, focused on solution rather than dapat sana ganito ginawa na attitude. Kudos BBM. So far, so good. You see? Sabi ni Deso Channel, hindi mo madideny, supporter ka man o hindi, isa ito sa inaabangan mo. Patunay na may malaking impact si BBM sa lahat ng mga nag-aabang sa presidential election. Spread the love. Magtulungan tayo bilang mamamayang Pilipino. God bless Philippines. Sabi ni Kaye Sara, BBM answers on all questions were on point, clear and direct. What a bright person and resolute in thinking. Very, very, very deserving to be elected the president position in the land. BBM for unity, BBM for progress, BBM for president 2022. Let's pray to God. Nakita ninyo mga reactions? Ibang-iba doon mga reactions kay Lumi po. Ang praises kay Boy Abunda. Dito mga kababayan, ang praises nila, ang reactions nila, ang subject nila, yung ini-interview si Bongbong Marcos. Anya Lorisi, sabi rito, from Miss Universe interviews to presidential interviews, on point and realistic. Thank you for this type of interviews. Tinataas mo, Tito Boy, ang kalidad ng pagpili ng presidente ng mga Filipino. Salamat. Okay, Boy Abunda din ito. Sabi ni ISAG, BBM is really solution-based and he's right that corruption is a human condition. So we need a leader who is a good judge of character and we lead by being a great example. Looking forward to the other candidates' interviews, vote wisely. You see? I-compare mo doon kay Lomi. Si Lomi, palaway. Inaway niya na. Sino magre-react yun other than si Bongbong Marcos na i-ignore yun. The rest, iwan ko si Ping. Si Isko. Sinira ang lahat. Namigo sa inyo. Ito si DBM. As an engineering student, BBM knowledge about mining, battery technology and energy resources is a plus. Sabi ng isa pa rito, hindi ko mabasa yung pangalan niya. Just as an observation, he knows what he's saying. Di yung may masabi lang na generic answer from a presidential. May sagot, explanation, and feasible ang suggestion. God bless us all. Ito yung interview. Arinig ninyo yung interview kay Lomi. Lack generalization. Walang... Eh sabi ni Boy Abunda, give us specifics.
Ganun pa rin. Ini niya maarok yung yung gustong marinig, mga kababayan ng tao, yung gustong marinig ni Boy Abunda, hindi niya makuha. Diba? Sabi ni Brian, our family and cousins are for Lenny. We have tarpaulin of Lenny Kiko in front of our gate. However, upon watching this interview from Boy Abunda and DCRH, we decided and unite to vote for BBM. This coming 2022 elections, we need strong leader with concrete plan for Filipinos. We also remove the tarpaulin and replacing it with BBM Sara. O kita ninyo. Sabi ni sa press release last Monday ni Lumi, naglipatan na daw sa kanila because of the balik. Berto, watching this interview with my Filipina wife, and I can say this guy has the knowledge of local and global problem. Also, is honest and not sugarcoating his answers. I'm also amazed that he's intelligent. His plans will benefit the Filipino people. I'll rate him 10 by over 10. Perfect. Sabi ni Mirna Sakasan, there's no wasted time for BBM. You answer the questions to the best of your ability and humility. Salute to you, sir. Thank you. Thanks, Sir Abunda, for this. Nakikita po ninyo, mga kababayan, kung ano yung naging reactions ng mga tao in both interviews, sa interview kapon kay Nanay at yung interview the other day kay Bongbong Marcos. It just revealed, sabi ko, revealed the true character of the person interviewed. So, mas nakilala natin si Bongbong, mas nakilala natin kung sino si Nanay. kung talagang qualified siya to be a world leader, ha? Sa susunod na 6 na taon.